Ang pakikipaglaban ay hindi ang pinakamainam na paraan para manalo sa mga kaaway. Kung papairalin natin ang kasabihang mata sa mata o ngipin sa ngipin, magkakaroon lang tayo ng bulag na nasyon o bungal na sambayanan at hinding-hindi na tayo makakawala pa sa espiritu ng kasamaan. Halika't magbaliktanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang nakipaglaban para sa kalayaan ng kanyang bayan. Prinsipyo'y maagang hinubog sa mga labanang hindi lang sa lahi, pati na sa ngalan ng paniniwala. Ngunit sa pag-aakalang nasa tamang daan, kapatiran ay itinaguyod na sa dulo pala'y sila ring magpapawakas ng kanyang kasaysayan. Ang kwento ng pamamayagpag at pagbagsak ni Ustadz Wahab Akbar. Mata sa mata at ngipin sa ngipin. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Ustadz M. Akbar sa totoong buhay ay mas nakilala din ng lahat bilang si Wahab Akbar. Siya ay isang maimpluwensyang politiko na nagsilbing gobernador sa Basilan sa loob ng tatlong termino at minsang naging mambabatas sa nag-iisa nilang distrito. Siya ay isinilang noong 16 ng Abril taong 1960 mula sa bayan ng Lantawan sa Basilan, kung saan ang kanyang amang si Haji Mutamad Saljin ay naging isang komander ng matatag ang grupong Moro National Liberation Front o MNLF noong unang bahagi ng dekada 70. Sa murang edad, nang si Wahab Akbar ay nagsimulang makibaka sa laban ng kanilang lahi. Taong 1974, sa edad niyang 14 anyos ay sumama na siya sa kanyang tatay sa pakikipaglaban sa mga kabundukan ng Basilan, hanggang sa siya ay maging isa na rin sa mga komander ng Kilusan. Ngunit di nagtagal, ang kanyang tatay ay itinalaga ni dating Pangulong Marcos Sr. bilang kauna-unahang mayor sa kanilang bayan ng Lantawan. Habang ang batang si Wahab Akbar ay nakapag-aral ng agriculture sa Gregorio Araneta University na ngayon ay De La Salle Araneta University. Pero hindi nga lang siya nakapagtapos dito. Pagpasok ng dekada 90, si Wahab Akbar ay nagtungo sa mga bansa sa gitnang silangan gaya na lang ng sa Syria, sa Iraq, sa Afghanistan at kung saan-saan pa, at nanirahan siya sa rehiyon na iyon ng mahabang panahon upang pag-aralan ng Islamic Theology and Jurisprudence. Sinasabing sa bansang Afghanistan niya unang nakilala at nakasama si Abu Bakar Abdurrajak Janjalani, na noon ay nakikipaglaban sa giyera kasama ng grupong Al-Qaeda ni Osama Bin Laden bilang bahagi naman ng kanilang tinatawag na Holy War ng mga Muslim. Iyon ang naging basihan kung bakit si Wahab Akbar ay sinasabing miyembro o naging isa sa mga founding member ng grupong Abu Sayyaf, dahil ito ay itinatag ni Janjalani na makauwi siya sa Pilipinas. Taong 1997 nang si Wahab Akbar ay nakabalik na rin dito sa bansa, panahon kung kailan siya naging preacher ng Islam. Nagsimula na siyang mangaral kung saan saan, kaya naman hinimok siya ng kanyang mga estudyante na pasukin na rin niya ang politika at tumakbo bilang gobernador ng kanilang probinsya ng Basilan. Bilang miyembro ng Partido Liberal, unang nahalal si Wahab Akbar bilang gobernador ng kanilang lalawigan noong sumunod na taon ng 1998. Pero sa taon din na yun, buwan ng Disyembre, napatay naman sa bakbakan laban sa militar si Abu Bakar Janjalani, na naging malaking dagok sa noon ay bata pang grupo ng Abu Sayyaf. Patuloy na nakipag-alyansa sa kanila si Governor Wahab Akbar, dahil may mga ulat din na nakikita umano siyang nakikipagpulong sa iba pang mga pinuno ng grupong iyon, at pagkatapos ay nagpapadala ng truck-truck ng mga armas sa kanilang kampo. Minsan na rin niyang sinabi na 80% sa Basilan ang sumusuporta sa rebeldeng grupo na yun, kung saan malaya silang kumakain sa hapag ng mga tao sa araw at nag-ooperasyon naman sa gabi. Kalaunan, ang mga gawaing iyon ng Abu Sayyaf ay unti-unting nagbago mula sa pagiging sundalo ng kanilang lahi na ipinaglalaban ang kanilang kasarinlan, ay humantong ito sa mga masasamang gawain gaya na lang ng pagkidnap, ang extortion, pagsasamantala at kung ano-ano pa na nagdala naman sa kanila patungo sa bansag na teroristang grupo. Hindi na rin nakatiis si Governor Wahab Akbar at tuluyan nang pinutol ang kanyang ugnayan sa mga bandido. At ang mas matindi pa dito ay siya pa mismo ang nanguna para supilin ang masasamang aktibidad ng mga taong iyon. Sa kanyang ikalawang termino bilang gobernador,
Nakilala siya bilang isa sa pinakamalupit at pinakamaimpluwensyang nilalang sa rehiyon na yun ng bansa. Mata sa mata at ngipin sa ngipin ang pulisiyang kanyang pinairal sa kanyang nasasakupan kung saan meron siyang sariling hukbo. Tinutulungan niya ang tropa ng gobyerno sa kanilang mga operasyon kontra terorismo kung saan naman nagkaroon sila ng malawakang pagtugis sa mga teroristang grupo na gaya na lang ng Abu Sayyaf. Sa katunayan nung kasagsagan ng krisis sa Basilan dahil sa pangingidnap noong taong 2002, ang grupo ni Gobernador Wahab Akbar ang siya nakahuli sa anak ni Janjalani at ilang pang mga tauhan nito na siya namang nagpwersa sa mga kasamahan nilang Abu Sayyaf na pakawalan nila ang kanilang mga bihag. Siya din ang naging tulay sa pagkakalaya ng iba pang mga foreign citizens na kinikidnap sa Zamboanga City na dinadala naman sa kanilang probinsya ng Basilan upang doon itago. Si Gobernador Wahab Akbar ay nanatiling nasa posisyon hanggang sa kanyang ikatlong termino noong unang bahagi ng taong 2007, kung saan naman ikinatuwa niya ang pagsuporta maging ng bansang Amerika sa kanilang probinsya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kagamitang pang-agrikultura at paggawa ng mga kalsada. Pinursigin niya ang mga proyektong magpapaunlad sa kanilang magsasaka at mga mangingisda ng iba't ibang mga bayan sa pamamagitan ng pagtatayo niya ng mga kooperatiba kung saan natutugunan ng libo-libo nilang mamamayan ang kanilang sariling pangkabuhayan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi lahat ay sang-ayon sa pag-unlad. Napakarami ng mga bumabalakid sa kanya dahil sa tindi ng insurhiyang nagaganap sa kanilang lugar. Nagpatuloy ang kanyang pulisiyang mata sa mata at ngipin sa ngipin at nagkaroon man ng pagsunod ang mga tao na nagdadala sa pansamantalang kapayapaan. Di naman may pagkakailang sa kabila ng lahat ng iyon ay nakalikha din si Gobernador Wahab Akbar ng napakaraming mga kalaban mula sa mga teroristang grupo hanggang sa kanyang mga karibal sa politika. Dahil dito naging obvious na target siya ng kanyang mga kalaban. Sa pagtatapos ng kanyang ikatlong termino noong unang bahagi ng taon ng 2007, bago pa man ang susunod na eleksyon, ay nagkakaroon na ng bakbakan hindi lang sa mga balota maging sa mga lansangan ng Basilan dahil isa sa kanyang mga naging matinding karibal nila ay ang mga lipi ng mga Salupudin at mga Hataman at ang mga angkan nila na gaya din ng mga Akbar ay nais dominahin ang lahat ng posisyon politikal sa buong probinsya. Tuwing panahon ng halalan, di mabilang ang mga insidente ng bakbakan, patayan at panghaharas na lumalaganap sa kanilang lugar. Nagdudulot ito ng pagbubuwis ng maraming buhay sa magkabilang panig at malimit magkaroon ng failure of elections dahil humahantong pa ang mga yun sa pagsusunog nila ng mga presinto at agawan ng mga balota na kahit na ang mga militar ay hirap kontrolin ang sitwasyon dahil sa sobrang init ng tensyon palagi. Kapwa naghahangad ng dinastiya ang magkabilang panig ng mga ito dahil ayon mismo kay Wahab Akbar na tumatakbo namang kongresista na nag-iisa nilang distrito, ay mahalaga ang dinastiya sa kanilang rehiyon dahil masusolusyunan nito ang mga problemang pangseguridad at pangpinansyal para sa patuloy na ikauunlad ng kanilang probinsya. Simula na maging gobernador siya noong huling bahagi ng dekada 90 hanggang sa manalo at maupo siya bilang kongresista ay masasabing panahon ng kanilang pamamayagpag. Dahil nang iwan niya ang pagiging gobernador sa Basilan, ay pinalitan ito ng isa sa kanyang mga asawa. Habang ang isa pa ay nanalo ring mayor sa Isabela City na siyang provincial capital ng Basilan. At ilang pang mga posisyon mula sa lipi ng mga Akbar hanggang sa siya naman ay naging kongresista na nga. Ngunit kapansin-pansin, kahit pa sa Maynila na siya malimit mapadistino dahil sa mga sesyon sa kongreso, si Congressman Wahab Akbar ay napapalibutan pa rin ng napakaraming mga tauhan. Ito ay sa kabila na ang Maynila ay di hamak na mas merong kapayapaan kaysa sa Mindanao. Ayon mismo sa kanya, ay nakalikha siya ng napakaraming kalaban sa hanay ng mga teroristang grupo at maging sa loob ng militar at bukod pa yung kanyang mga kalaban sa politika. At ganun na nga ang kanyang naging kapalaran. Ika-13 ng Nobyembre taong 2007, ika-5 buwan pa lang noon ng kanyang panunungkulan bilang kongresista ay nataniman ng bomba ang isang motorsiklo at pagkatapos ay ipinarada ito katabi ng kanyang sasakyan. Gabi na nung araw na yun pagkatapos ng kanilang sesyon sa kongreso, sa loob mismo ng compound ng Batasang Pambansa ay pinasabog sa pamamagitan ng cellphone bilang trigger device
Ang motorsiklo ng akmang nasa sasakyan ang target na si Wahab Akbar. At sa lakas ng pagsabog, nakalikha ito ng higit 3 talampakang crater sa simentadong sahig at sunog na sunog ang sasakyan ng kongresista. Sobrang laki ng pinsalang natamo niya sa lahat ng bahagi ng katawan. Nadala pa siya sa hospital, ngunit binawian din kagad ng buhay at meron pang ilan na namatay kasama niya at napakaraming sugatan. Kinabukasan, inilipad din kagad sa kanyang C-130 plane ng militar ang kanyang bangkay pauwi sa kanilang bayan dahil na rin sa kanilang tradisyon na kailangan mailibing kagad ang kanilang mga patay sa loob ng 24 oras. Pagdating niya sa probinsya, sinalubong siya ng napakarami niyang mga kababayan na pawang nagluluksa at tumatangis habang nagwiwika ang mga ito na wala nang lalabas pang pinuno sa kanila na kasing husay at kasing galing na pinagkaisa pa ang mga Kristiyano at mga Muslim ang nag-iisang si Wahab Akbar. Siya ay pumanaw sa edad na 47 anyos lamang. Samantalang sa kanyang pagkawala ay nangangamba ang mga taong muling magbabalik sa kanilang bayan at magiging mas marahas pa ang mga Abu Sayyaf na silang pangunahing pinaghihinalaan nila na may pakana ng pagpapasabog sa batasang pambansa, kasabwat ng ilang mga politiko na kalaban din ni Wahab Akbar na sila namang naging susi ng mga terorista para makapasok sa napakahigpit na seguridad ng compound ng batasang pambansa. Ang mga posisyong hinawakan ng mga Akbar sa buong probinsya ng mahabang panahon ay napalit ang lahat ng kanilang mga kalaban na senyales ng kanilang tuluyang pagbagsak. Ang pakikipaglaban ay hindi ang pinakamainam na paraan para manalo sa mga kaaway. Kung papairali natin ang kasabihang mata sa mata o ngipin sa ngipin, magkakaroon lang tayo ng bulag na nasyon o dili kaya ay bungal na sambayanan. At hinding-hindi na tayo makakawala pa sa espiritu ng kasamaan. Ikaw kaibigan, paano mo ginagantihan ang mga taong sa iyo'y kumakalaban? Ngipin sa ngipin ba? Papaano kayo nagkakagatan? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!